So good morning Mindanao. So ngayon nandito ako sa Coronadal City Marbel. So ito yung on point nila dito na runabout. Ayan. So ito yung view dito. So yun yung view dito sa may Marbel. So ngayon papunta na ako ng Cotabato City and I really enjoy to visit some of the places here in Mindanao. But all of that, kahit saan ako makapunta, kahit punta pa akong Jensan, ng Davao, ng dito sa Marbel, mas gusto ko pa rin ang Cotabato City, Mindanao. And it's so sad. Kaya pala, laging parang natotrauma ang aking lola kasi as you can see, magkakatabi yung libingan nila doon sa Catholic na yun na cemetery. And alam nyo ba na hindi ako pinapayagan ng lola kong pumasok sa cemetery na yon kasi alam niya na meron akong third eye and hindi niya ako pinapayagan na pumasok doon sa Catholic na yon na cemetery. And pagbukas nila kasi may aayusin doon eh kasi magno-November na eh. And magno-November na, so hindi pwede na sana buksan nila sa araw na mga patay yung Catholic na cemetery kasi pupunta talaga ako doon. And wala, naiiyak lang ako kasi hindi mo yung Montagnier na yon, Montagnier family, hindi ginawa nilang Montagnes ng Cotabato City rin kasi siguro marami na rin mga bata doon sa Montagnes family na yon. And shout out to Montagnes/Montagnier family and La Trinidad of Baguio. Sa kanila talaga yung Baguio. And kapatid niyan si Doña Carmen. So ayun, hindi ko alam na at kapatid din nila si Teresa ng Dilanggalen na nandoon din sa Cotabato City, Mindanao. And Ong and Onching family and Ching family, alam nyo na kaya pala kami nakikidnap sa iba't ibang lugar. And how many years ako sa ibang bansa? More than 20 years. And kung meron akong sugat sa ulo, pinatahi nila talaga. And meron akong nabagok siguro ko nung first martial law dahil nakipag-away and pinasok nila yung Dilanggalen, yung Mastura, yung Sema, yung Ong, tapos nandunin ang Umping family na sa Cotabato City rin ang Umping ng Tondo, Manila. So malalaking tao talagang involved dito kaya tatakbo na ako hanggang Cotabato City. And alam ko na walang pera, wala, hindi piso, 60 pesos ang laman ng ATM ko ngayon. And alam ko tatagayin nila ako nang hindi lang taga pati sa pera dahil nalaman nila na itong mga taong to laging nagwi-withdraw sa Central Bank and bandal-bandal na perang niwi-withdraw nila kasama ako. And sasabihin na ibigay yung pera kasi nandito yung bata na natira dun sa massacre na nangyari ng first martial law sa Cotabato City na sinat down nila ang Jehovah Witness na one star na satellite. So alam nyo na yon. Papunta na ako ng Cotabato City. There's no safe place to all targeted individual out there. Take care always, everyone! So ito yung view dito. Ito mga politician na to na nasabi ko ang name, ito yung mga tinortured sa Cotabato City na maraming pounding or mga foundation para sa iskolar ng bayan. So, anong gagawin natin lahat? Ayoko pa mamatay. So, ito yung ilog. Putangina mo, magpatatalo na ako dyan. Kung malaman ko talaga
ito yung view dito.